So stop, then loud. Ayan. Then stop ulit. And loud. Okay. So papakita ko muna yung ilaw niya kapag on ang headlight. Yun, kulay blue. Then off sa headlight, off din siya. Okay mga paps, ito nga pala yung kailangan natin gamit para makapag-install tayo ng stock and loud horn. So yung stock, kasi gagamitin natin yan. Then ito yung loud horn natin, depende sa inyo kung anong klaseng loud horn ang i-install niyo. Dito sa video na to is PIAA o tinatawag lang PIA horn. Tapos kailangan din natin ng pure copper automotive wire na stranded. Ayan, then fuse box na 15 to 10 amp red and blue. Ayan, then relay with socket, horn relay with socket. Tapos itong nagpapagana sa ating stock and loud horn na hollow switch, pwede din toggle switch, basta 3-way siya. Meron siyang normally closed and open. So yan, again, loud horn, automotive wire na stranded, pure copper, fuse box. So dapat maximum of 15 amp blue. Then horn relay, kahit walang socket na kasama, basta meron lang kayong soldering iron, ayan, pwede na para mas makales kayo. Then ito yung nagpapagana sa ating stock and loud na hollow switch. Okay, let's start. So kung ang motor na pag-i-installan nyo mga paps is kagaya nitong MIUI 125, tapos bago lang kayo magtanggal ng cover sa harap, andito yung nakapwesto yung mga bolt na tatanggalin. So lima dito sa right, yan, isa, dalawa, tatlo, apat, at saka lima. Then sa left, lima din, at sa harap naman sa ilalim, dalawa sa left, may dalawa yan dyan. Then sa right, dalawa din. Then dito sa harap is dalawa. So mahihila na natin siya pag natanggal natin lahat. Ayan. Okay, natanggalin lang natin sakit ng ilaw. So ayan, pwesto na lang natin or hanapan natin ang pwesto yung dalawang PIA horn natin. Ayan. Okay. Okay mga paps, so mag-i-install na tayo ngayon ng fuse galing dun sa battery. So ito yung horn, ito yung position niya kung MIUI 125 yung pag-i-installan niya. Share ko lang muna saglit bago tayo proceed dun sa switch. Ayan. So ito yung nasa ilalim, tinanggal ko siya. Ito yung dalawang bolt niya. Ilipat ko siya sa taas. Then para ma-bolt ko siya ulit, ito bend ko siya konti. Ayan. Ito siya. Make sure na yung horn natin is hindi tatama sa cover, sa wire ng plastic, or sa wire or plastic ng motor. Make sure na pag vibrate niya is gagalaw siya. Wala siyang tatamaan na body ng motor or part sa motor. Okay? So ito yung sa ilaw niya, mga wirings. Kung naka-lead na yung headlight niya, dito ko siya pinosisyon para sa baba. Hindi siya sa tatama sa horn dito. Then dapat ito is nakaligpit yan. Mas importante lang sa horn, may vibration siya, hindi tatama sa body ng motor. Okay, proceed na tayo dito sa fuse. So ito yung positive, yan yung positive din. Kung magkasing katulad lang sila ng kulay, lagyan na lang ng tagging yung negative. Kasi pwede din tayo kukuha ng ground dito eh, kasi minsan nagiging palyado yung ground. So direct na lang tayo sa battery. Ayan. Sa mga na-experience ko kasi, yung iba humihina yung horn kasi palyado yung ground sa body ng motor. So mas magandang gumawa tayo ng linya galing sa battery papunta dun. Again, lagyan nyo lang ng tagging. Kung meron kayong tester, pwede na walang tagging. Yan. So tanggalin lang muna natin yung fuse. Yan. Then tap ko lang itong ito, yung fuse sa positive. Then ito sa ground. Ayan, negative at saka positive. Okay. Okay mga paps, so dito na tayo sa hollow switch na nagkukuma ng loud and stock. Okay, so bubutasan natin siya dyan. Ayan, dyan natin siya ipapwesto. Ayan. So ito na yung galing sa battery, yung may tagging na tape. Yan yung ground, ito yung positive. Then ito yung sa horn natin. Yung sa horn is, ang ginagamit ko talaga is hinang. Hindi na ako gumagamit ng socket type kasi lumuluwag, lalo na pag vibrate ng motor. Ayan, ito yung socket type na sinasalpak yan sa horn. Katagalan kasi lumuluwag ito at naglulos
siya dito sa socket ng horn. So hinihinang ko talaga siya para mas matibay. Then automotive wire ang ginagamit ko, pure copper. So ayan. Okay, so ito yung lumang access ng horn o yung stock socket ng horn. Usually kasi diyan tayo nagtatap ng relay kapag nag-install tayo ng loud horn. Is ito ngayon is loud and stock. So kinokondem ko na yan. Dinadirect ko na sa relay din yung stock. Dadaan na kasi sa relay yung stock. Kasi nga may switch na siya. Okay. Yun, papikita ko ngayon. So condemn na natin yan, yung lumang access ng wire sa horn, stock horn. Condemn na natin yan. So focus muna tayo dito, then sa relay. After nito relay. So yan. Kung gusto nyo mas madali, hindi kayo maguluhan kasi napakadaming wire nito, lalo na sa mga baguhan, at wala nang time mag-search or mag-research sa diagram, bilhin na lang kayo ng toggle switch kasi tatlo lang yung wire dun. Sa gitna is common. For example yan, toggle switch. Sa gitna is common. Then ito yung sa loud or ito yung sa stock, yung yellow. Sa loud yung green. Depende sa inyo. Basta yung gitna ng toggle switch is common. Kahit saan lang kayo mag-on dun na up or down, mag-transfer na siya sa stock and loud. So pwede magkabaliktad yun. Basta ang gitna ng toggle switch is common. So kasing katulad lang sa ng wire nito, may ilaw lang ito kaya madami siyang wire. Okay, proceed na tayo. Butasan muna natin. Okay, yan mga paps, nabutasan na natin. So ipapasok na natin yung halo switch. So make sure yung lock ng halo switch, ayan, is sa labas na katutok. Ayan, huwag sa likod. So dito may guide kasi yan siya. So pasok na natin. Pause ko lang muna. Ayan. So itong dalawa na to is ito sa ibaba. Ganyan siya pag install. Ayan. Okay. Then meron yan siyang lock nut. Ayan. Kunin ko muna yung lock nut. Ayan. Yan yung nut. Ayan. So ito na yung lock. Dapat nakapwesto siya sa labas. Ayan. So pause ko lang muna. Ikitan ko lang muna yung nut. Okay, ayan. So na-install ko na. Mahigpit na. So liban muna natin yan. Dito na muna tayo sa horn switch. Tatanggalin natin yung linya ng horn switch. Puputulin talaga natin siya. Kasi magta-tap tayo dito sa ignition para... Ayan. Sa ignition tayo kukuha ng supply sa likod ng susi. Yung nag-on off pag on din ng susi. Tatanggalin natin yan siya. Kung bago ka pa lang dito sa pagtanggal ng board sa MIUI 125, ito yung cover. Ito yung bolt. Ayan, isa, dalawa sa gilid. Ayan. So correct, may kulang pa. Ayan. So ikatatlo. Ayan, tatlo lang siya dyan. Tatlo din. Apat at saka lima. Ayan. So tatanggalin natin yan para may access tayo dun sa wire ng susian. Okay. Ayan, natanggal ko na. So ang kulay ng horn is black and pink. Ayan, magkatabi sila. So para di makalimutan yung socket niya dyan, puputulin na lang natin yung wire para meron pa rin black at pink na access dyan. May iiwan siya sa socket. So puputulin natin siya dito. Okay, pause ko lang muna. Okay, ayan. So ito na yung pink at black. Ito na siya. So dalawang yellow. Yung isa is nakatap sa ignition sa kulay brown. Kahit saan sa dalawa, pwede magkabaliktad. Ayan. So ito yun. Tap natin sa ignition ng coil. Ignition coil, sorry. Ignition switch, kulay brown. At saka ito isa. Relay. Sa pin 85 or 86. So okay. So magdadagdag ako ng isang wire. Kasi itatap natin ito sa positive ng halo switch para sasabay lang siya sa dashboard. Iilaw siya pag on ng dashboard or pag on ng ilaw.
saka pa siya o-on yung ilaw ng halos switch kasi kulay blue yan. Yan, focus lang natin. Yan, iilaw yan siya. Depende din sa inyo kung gusto nyo pag on, pag press ng on, doon pa siya iilaw. Ayan. So ito is isasabay ko siya sa headlight. Okay? So magdadagdag ako ng isang wire para sa positive ng ilaw or light indicator or sa dashboard. Okay? Okay, ayan. So dito ako nag-tap ng para sa ilaw ng halo switch sa kulay blue at saka stripe na black sa MIUI 125. So kung iba yung motor ninyo, magte-test lang kayo kung saan yung iilaw or saan yung bulb kagaya nito na iilaw kapag pag-on ng headlight, doon kayo mag-tap ng positive. Ito is sa MIUI 125. So yung kulay na pinagtapan ko para umilaw yung halo switch pag-on lang ng headlight is itong blue na may stripe na black. So isabay natin siyang ibababa papunta doon sa ating switch at saka sa relay sa linya ng horn. So iti-tape ko lang. Iti-tape ko lang ito lahat. Okay. Okay, yan. Nabalik na natin yung cover. So yung red na galing sa blue stripe. Blue with black stripe. Tap lang natin siya sa red ng halo switch. Para may test natin na ilaw lang siya kapag on ang headlight. Okay, lakas yung tagahawak. Ayan. So ito yung ground black. So on natin yung headlight ASUS. Ayan, naka-on na siya. Then on natin yung headlight. So hindi pa siya iilaw kasi yung black itatap ko pa lang. So tap ko na yung black. Ayan. So ilaw lang siya kapag ka on ang headlight. So off natin yung headlight. Tap natin sa ground. So wala na yung ilaw. Ayan. Okay, next yung horn. Ayan, yung stock horn. Install natin siya dyan. Ito na yung wire niya. Non-polarity yung horn natin. Walang positive at negative. Pwede magkabaliktad. Ayan. So yung yellow sa horn natin is ground. Yung red is positive. So install ko lang muna yung stock horn. Then proceed na tayo sa relay para matest natin lahat. Okay. Install ko lang muna. Okay. Na-install ko na yung stock horn. Ito na yun siya. So ngayon, last, bago tayo mag-proceed sa relay, kukuha muna tayo ng ignition supply. Sa susi, kulay brown, yan siya. So ito, trace lang muna natin itong wire ng susian. Kukuha tayo ng kulay brown, kukuha tayo ng supply dun. Tapos i-aakyat natin dito para matap natin sa main ng switch. Isa lang, itap natin dun sa kulay brown ng ignition switch. O kahit sa flasher, pwede na. Yan sa flasher relay. Meron yan siyang linya dyan na nag-on lang kapag may pag-on ng susi. So dyan tayo kukuha ng supply. Sa katabi ng flasher kasi meron yan siyang socket. Ayan, sa likod. May kulay brown dyan. Tatanggalin lang natin to. Okay. Okay, ayan. Ito yung sa flasher. Kulay brown. Yung nagkakaroon lang ng supply pag-on ng susi. Kulay brown. Ayan. Kahit sa anong motor, meron siya. Basta pag on ng susi sa flasher, may isang linya doon na nagkakaroon ng supply. Pwede kayong kumuha ng main doon para sa switch. Okay, on ko lang yung susi. So, yung tester natin. Ayan. Kunin ko siya sa ground. Off. Kasi doon yung positive natin. Pag off, dapat wala siyang supply. Ayan. Wala na. So, doon tayo kukuha ng supply sa kulay brown na yan. Dito sa MIUI 125. Okay, ayan. Ito na yung sa galing sa ignition. Kulay brown. Yung tinap natin kanina. Then ito is sa pin 85 or 86 ng relay. So, ayan. So, dalawang yellow. Pwede magkabaliktad yan. Press lang natin to. Okay, so natap na natin yung para sa ilaw sa halo switch at saka yung kulay brown sa switch ng
horn. So ito na yung output sa switch ng horn. Tap natin siya sa pin 85 or 86 ng relay. Kahit saan, dalawa yung yellow na wire na yan. So tap natin siya dyan. Ayan. So hinangin natin yan mamaya. Then itong main ng relay, pin 30. Ayan, pin 30. Tap natin doon galing sa battery. Ayan yung positive. Ito yung galing sa battery. Ayan, hinangin din lang natin. Ayan. So by the way, kung bago ka pa lang sa channel ko, please do subscribe, Breaking New Tron sa YouTube. And PM lang po sa mga magpapa-install sa Turil Davao City po ko, Kurokan Street sa Turil, Prudential. So mag-PM lang sa Facebook, Alcibar Ricky the Second. Dalawang I po yung the second sa huli. Meron din tayong labor materials. Nag-i-install ako dito ng mga alarm, GPS, yung nag-shut off na motor kapag hinakaw yung motor. Pwede nyo siyang i-off kahit saan sa Pilipinas. Kahit walang load yung GPS ninyo, walang problema. Full wave, kahit ano. Minsan kasi dinadala nila dito yung hindi kaya ng ibang mekaniko, dito nila dinadala. So nagsasuggest lang sila kung ano yung gagawin. Ako lang yung gumagawa. Ayan. So ito is itong pin 87, yung wire ng 87 pinagsama natin kasi same lang naman sila. Then tap natin sa kulay yellow ng hollow switch kasi ito yung common. Ayan, sa kulay yellow. Ayan. So inang lang natin pin 87 sa kulay yellow ng hollow switch. Ayan, ito yung common niya. So sa toggle switch is gitna yung common. Itong hollow switch is nasa baba yung common niya. Then ito yung red, normally close at open. Ito na yung magko-command kung saan yung stock at loud. Ayan, tape lang muna natin. Ayan, tape lang natin para mas matibay yung... Yan. So ito yung stock, ito yung loud, yung padugtong natin yung dalawang PIEA or PIA. So ngayon, itetester ko muna kung saan yung normally close or pwede na din tayo mag-actual test. Kasi dapat pag press ng horn, yun yung loud. Pag off ng pag press ng hollow switch, yun yung loud. Pag off ng hollow switch, yun yung stock. So yung white tap ko lang muna dito sa loud. Then on ko yung switch. Ayan, naka-on na yan. So okay, tama, yung white is on. Then stock yung green. Ayan. So pag off ng switch, sa stock siya mag-on. Then on natin yung switch, yung hollow switch para mag-loud. Yan. So seal lang muna natin lahat at i-arrange natin yung wire. Okay? Okay, yan, arrange natin yung wire. So cable tie na lang natin siya. Then balik natin yung cover at i-try natin siya after. So, okay? Okay, yan mga paps, tapos na natin ma-install lahat ng cover. So try na natin siya. So ngayon, naka-stock horn yan siya kasi naka-off yung hollow switch. So papakita ko muna yung ilaw niya kapag on ang headlight. Yun, kulay blue. Then off sa headlight, off din siya. So stop. Then loud. Ayan. Then stop ulit. And loud. Ok,
Okay? So, maraming salamat sa panonood. Sana nasundan nyo yung tutorial ko na itinuro sa inyo ngayon. And please do subscribe, like nyo turon sa YouTube at mag-PM sa Alcibar the Second, Alcibar Ricky the Second, dalawang isol sa huli, yung the second. So, maraming salamat. Stay safe and God bless.